here in 1UP, we will get to see a closer look behind the life of our video gamers and streamers. For our first episode, Ashley meets AkosiDogie and takes a closer look about his life behind the stream. Only here at GLive. We are here right now at the Aether House in Pampanga to get to know more about one of, if not the most popular video game streamer in the country. I'm sure that everyone in the esports world knows who this guy is, but today we are gonna get to know more about his gaming life. So, without further ado, please welcome AkosiDogie. Yo, what's up guys? What's up? What's up? What's up? Lo, Ate Ash. Grabe mo ka, ate. So, sa mga hindi nakakaalam or sa mga hindi nakakilala sa'yo, sino ba si Doggy? Basically, nagsimula to sa Facebook, yung mukhang aso. Tapos, one time, nag-crush yung program. Tapos, at that time, kinausap ko na girlfriend ko. Kung itutuloy ko pa yun or hindi na kasi, hindi ko alam kung ma-entertain ko pa yung mga tao. So, hindi nila alam yung mukha mo talaga? Hindi din. Basically, okay. Wala silang kaalam lang sa akin. Tapos nakita ko si Tyler Wan, Dr. Disrespect. Sabi ko, basically ganyan naman ako pag naglalago. Trash talker talaga. Hindi ko lang alam paano ko silang ma-entertain. Tapos one time, pinakita ko na yung mukha ko. Tapos tuloy-tuloy lang. Tapos di ko akalain. Doon pa mas lalo nag-boom yung YouTube ko. Like 2,000 live viewer to 3,000. Tapos pagka yung peaking ko noon is 5,000. Tapos sa Facebook, pinagsasabay ko. Tapos doon basically nagsimula lahat. Tapos sinabay ko na rin yung vlog kasi mas gusto nila makita basically ano ginagawa ko everyday routine. Kaso doon sa Beligum kasi hindi masyadong madali kasi pagka internal nanginginig yung kamay ko sa camera. So sa ilang dogs umuwi ka ng Pinas, dito ako mag-vlog. So umuwi ako ngayon, kumakapapa din hanggang ngayon. It's not super easy sa totoo lang. Sa lang laki ka sa ibang bansa, kumakapa ako pero thankfully, mga fans, nandiyan naman sila para tumulong. So, na-mention mo, nagpunta ka ng Beligum. So, dito ka ba pinanganak? Or sa Beligum? Yeah, basically, pinanganak ako sa Pilipinas, sa Antipolo City. Tapos, nun yung mami ko, kasi mabat sa akin, nuha kami nung 11 years old ako. Tapos, doon na basically ako hanggang lumaki. Di alos din, two times mo lang ata umuwi ng Pinas nun kasi ayoko umuwi ng Pilipinas, natatakot ako kasi pamamaya makulture siya kagad ako. So, ayoko talaga umuwi ng Pilipinas doon, but sa rare kong ito, kailangan ko talaga umuwi. So, yeah. So, kailan ka bumalik ng Philippines from Beligum? Kailan ka nagsimula tumira dito ulit? Last year, October. Okay. So, anong mga tumakbo sa utak mo noon? Like, leave everything behind sa Beligum? Basically, ayun na nga. Nag-usap kami ng girlfriend ko. Sabi ko, if i-continue namin to, kailangan ko talaga umuwi ng Pilipinas. Ayaw niya kasi gustong-gusto niya yung work niya. So, sabi ko, either or, kailangan kong gawin to kasi eto na yung kagustuhan ko. Tapos sabi niya, sige, sabay tayo uwi. Umuwi siya kasama yung dalawa naming aso. Yeah, but kung hanggang ngayon, kumakapapa din ako. Sa totoo lang, ibang klase kasi. Super ganda ng Pilipinas. Every time naiinganyo ako sa views, sa lahat-lahat. Pero it's hard sa amin, traffic. Mabuti nga dito sa Pampanga, yeah. Wala masyado. Mm-hmm. So ano yung mga naging difficulties or yung mga challenges na nakita mo sa pagsistream? Basically sa akin wala naman kasi ako yung tao na I don't really care kung may viewer o wala or nandyan ba sila o wala. Kasi sa akin, ito talaga yung ginagawa ko since noon. Pe, yung nasa Beligum pa lang ako, nag-stream na ako ng LOL noon, walang nanonood. So sanay na ako for at least 2 years, walang nanonood. Tapos, hanggang may nanonood na. So nasanay ako, yung mga taong na nag-stream ngayon, na-deliver sila. Kasi 1 month na silang nag-stream, tapos wala silang viewer, di ba? Iba yung pinagdaanan natin, tayo matagal na tayo nag-stream. So kung wala tayong viewer, it's okay kasi gusto natin yung ginagawa natin. So sa akin, walang difficulties talaga. So, kung hindi ka naging streamer, ano kaya sa tingin mo ang magiging trabaho mo or sino si Doggie ngayon? Basically, walang Doggie. Manager pa din ako sa isang retail shop. Tapos, 9 to 5, not even 9 to 5, 7 to 7, job, depressed, stressed. Normal life lang talaga. So, I'm pretty sure kahit ako, nag-wonder din ako sa tanong na to. Ano ba talaga tunay mong pangalan?
I mean, di ko talaga kayang sabihin kasi at least ayun na lang yung natatanging, ano ba to yung parang sikreto na friends and family lang talaga nakakalam. Baka pagkatapos nito sabihin ko, but yan sa show, di ko talaga kayang ibigay kasi friends and family lang. Kasi yun lang yung taong makakasabi na, ah, si Dogs na ito yung pangalan. Ibig sabihin, kaibigan na kaibigan ko kayo. And yeah, malapit kayo sa akin. Okay. So, maraming mga fans mo ang nanonood sa ngayon. So, meron ka bang mabibigay na advice sa kanila? Sa streaming industry, huwag kayong sumuko. Huwag na huwag kayong susuko. Kasi lahat naman ng tao nagsimula sa maliit na viewers. Walang tao na kinabukasan may 2,000 live viewer na nagsimula sa 10, isa. Tapos sa mga tao kung gusto nang pumasok sa esports scene, sa ML community, practice harder kasi doon kayo mapapansin. Yung tandaan niyo yung corporate, pag nakita kayo or sabi natin yung ibang pro team, magnakita kayong mataas yung star niyo, nagpa-practice kayo, top leaderboard kayo, doon kayo mapapansin, doon kayo manonotize, sasabihin na, oh sige, eto magaling to, ipapa-try out ka or maybe kunin ka na agad. Yeah. Okay, so thank you so much. I'm sure yung mga nanonood ngayon, marami kang natutulungan, marami kang na-inspire. So thank you so much for gracing G-Life, Doggy. Thanks so much, guys. So there you have it, guys. Very inspiring words from the man himself, the biggest streamer in the country, AkosiDogie. Let's get to know more inspiring stories in the video games industry. This is Ashley. This is G-Life. Thank you so much, Doggy.